So yun guys, magandang araw sa inyo. Welcome po ulit sa aking channel. Bagong taon, bagong video. So gusto ko lang i-share sa inyo kung paano reselbahin yung tumatagas na langis sa ating Mius 40. So lahat naman siguro nakaranas na ganito. Pero hindi lang siguro ng iba, lang napaka-basic lang kung paano siya palitan. So sana makatulong. So tara, umpisa na natin. So, ito guys, yan, kung mapapansin nyo, yan, grabe na yung tinatagas na langis. Ginagawa mo! Ito, actually, itong isang to, napalitan ko na to ng o-ring, kaso tumatagas pa rin. Pero meron na tayong naisip na paraan para mapigilan yung pagtagas ng langis niya. Tsaka, wow! Ito, papalitan na rin natin bago. Kasi may mga lumalabas na rin na pakukunti-kunti. So, pakasimple lang naman ito, para lang to sa mga baguhan na katulad ko. What? Na gustong magtipid para hindi masyadong magastusan. So tuturo ko lang sa inyo kung paano magpalit ng o-ring, paano mapipigilan yung tumatagas pa rin kahit napalitan na natin ng o-ring siya. So umpisa na natin. So tatanggalin na natin itong mga pairings na to para mas madali nating masagawa yung ating tutorial. Ginagawa mo? Sa ating motor. So yun guys, ginayon lang natin yung pairings natin, hindi naman masisira yan, para hindi mo natanggalin lahat, para hindi ka mahirapan. So ito na, so gagamit lang tayo ng Allen wrench at saka, ayun, screwdriver. So dalawa lang naman yung tatanggal natin ng sa kanya, yung cap ng ating timing chain. So ito naman, screwdriver lang, tatanggalin lang natin yan para mas madali natin matanggal tong isang to at makita natin yung ating o-ring kung maganda pa o hindi na. So kahit hindi siya maganda, meron tayong pang ultimatum dyan para mapigilan natin yung pagtagas ng langis. So tanggalin na natin. So gagamit lang tayo ng ganito Allen wrench, dalawa lang naman yan, tapos ito screwdriver. So try na natin. Dami ng langis natatapon kasi nga ganun talaga pag nasa makina, tendency talaga na yung pinaka o-ring niya ay nanipis na. Guys, natanggal na natin yung mga tornilyo niya, so pukin lang natin konti-konti. Ginagawa para kumawang konti-konti lang. So yun, kumakalog na siya. So wala namang malalaglag dyan, pwede na natin siyang hugutin. Hugutin lang natin tong hose. Kawang lang natin konti. So kukuha na natin yan. Hindi naman siya ganun kahirap tanggalin eh. Ayan. So ayan guys. Guys, ito yung isa sa mga dahilan kaya may leak yung ating motor, yung makina ng ating motor na Mius 40. So ito yung isa sa gagamitin ko para mawala yung leak. So bumili ako ng liquid gasket. So mabibili nyo lang ito sa mga tindahan din ng mga spare parts ng mga motor. So, tiyakin nyo lang na tuyo na to. So, ito lang yung lalagyan natin. Kaya sabi ko nga, napaka-basic lang. Kasi ito naman, bago pa naman to. Bagong palit ko. So, wala tayong magagawa. Talaga ganun. Pag umiinit yung motor, parang nanipis siya o lumalapat siya. So, lalagyan natin ng liquid gasket para mapigilan natin yung pagtagas ng langis ng ating Mius 40. So, lagyan na natin bago kabitin natin. So lagyan na natin guys. Huwag masyadong madami para hindi siya kumayat o hindi kumalat sa loob. So yan. Ito yung ginagamit guys sa mga gasket maker na
pang tanggal talaga ng mga tumatakas. So yun, ayusin lang natin, di kakabitan natin. So yun guys, nilagyan na natin. So nilagyan din natin yung sa labas. Ayan. Para secure na hindi talaga tatagas. Yun guys, bumili din ako ng o-ring dito sa cup. Dito sa dalawang to, lalo na yung ilalim na yun, no? Talagang alakas na ng tulo dyan sa ilalim na yun. Kaya kailangan na natin palitan to ng o-ring. So mabibili nyo din to sa mga tindahan ng mga spare parts ng mga motor. Basta sabihin nyo lang, pang Mio Sporty, sa cup. Cup tapet. Mio cup tapet. So, mura lang to. So, kaya, hindi na kayo magagastusan na masyado kasi, kung kayo na mismo yung gagawa, at least makakatibid pa kayo sa labor. So, yun lang. So, ito, kakalasin lang natin, papalitan lang natin, then lalagyan din natin ng liquid gasket para makasure tayo talaga na hindi na siya tatagas. So, tanggalin na natin ito sa pakaliwa, ito naman sa papaganon para hindi kayo magkamali. So, ayan, palitan na natin. Guys, naluwagan na natin. Ito kasi pag kinalas mo, papaganito. Ginagawa mo! Ito, ayan, papagaya ng pihit dapat. So, ito naman ang kabila. Ito, itong kabila naman, itong ilalim, dapat papaganito. Ginagawa mo! Ayan. Paganito dapat. So, yan o. Oh. Yan. So, ganun lang kadali. Tapos, papalitan na natin siya ng o-ring para mas sure natin na hindi talaga siya tumagas. Yan guys, ito na siya. Yung ating cup. So, plat na plat na talaga yung o-ring niya. So, palitin na talaga. So, gagamit lang tayo ng cutter para matanggal niya yan. Tapos, ito na. Palitan mo na lang. So, ganun lang kadali guys. Sige lang, huwag niyong mamadaliin para hindi kayo masayang yung trabaho. What? Yun lang, ganun lang guys. Nagamit lang kayo ng cutter. Tandahanin niyo lang. Ayan. Ayan. So, plat na talaga siya. So, kailangan talagang palitan kaya lumalabas na yung langis natin. Lumasan lang natin. So, yun. Palitan natin ng bago. Cup tapet. So, yun. Balik lang natin. Yung bago. Wala kadali. So, yun. Okay na. Pwede na tayong tumakbo nito ng malay-layo uli. So, yun guys. Ganun lang. So, babalik na uli natin sa ibabaw. Ibang iba siya kumpara sa kanina. Kanina, lapat na lapat. So, ito naman talagang may konsya. Postbong. Mahirap naman yung sakay lang ng sakay. So, yun. Kapitan natin. Yeah. So, pagpapa-acting naman yun guys, pagbabalik, pakanan. Kailangan guys, maingat kayo sa pagkakabit, baka sumala yung trade nya. Magkakaproblema tayo dyan. So, yun, pa-acting na lang natin yan. So, yung ilalim naman, yung kukunin natin. Ito. Lalagyan na rin natin ng o-ring yung isa sa ilalim. So, lalagyan natin siya ng liquid gasket para masigurado tayo. So, nilagyan din natin yung ibabaw. Yan. Para sure talaga tayo hindi siya tatagas. Ayan. So, ayan guys. Kita nyo naman. Bago na yung o-ring natin, nilagyan pa natin ng liquid gasket. So, abit na natin. Make sure lang na tama yung trade.
para hindi maharos yung tread ng cup tapit natin. Actually guys, ngayon ko lang talaga napalitan to. 7 years na sa akin yung motor na to. So ngayon ko lang talaga siya pinalitan. Eh nagtanong-tanong din ako sa mga shop. Tinuro din lang nila sa akin, kaya ito gusto ko lang i-share din sa inyo, lalo sa mga baguhan na nagmumotor, para hindi kayo magastos na masyado. Higpitan na natin. Dahan-dahan lang para makuha natin. Ayan. Handa lang guys para hindi siya malus thread. So yung sa ibabaw, konti lang naman nilagay natin yung gasket liquid. Tansahin nyo na lang yung higpit. Hintayin na lang natin matuyo yung mga gasket maker niya o yung gasket liquid bago natin pandarin. Kasi habang hindi pa siya tuyo, hindi pa siya pwede. Sayang lang yung effort natin pagka pinaandaragad natin. Yun, ganun lang po naman kadali yung magpalit ng o-ring. Sana may natutunan po kayo, sana nakatulong ako. Lalo tigit doon sa mga baguhan. May motor ng mga Mio Sport o kahit anong klaseng motor, siguro ganun din lang yung mga proseso. Mas mainam talaga na may alam tayo, lalo gamit natin yung motor o atin mismo yung motor. So yun, sana nakatulong po yung simpleng tutorial ko. Napakadali lang naman talaga kung tutusin. Tulad nga po nung sabi ko, dapat may alam talaga tayo. So yun, maraming salamat po and God bless you all po. Happy New Year.